Magandang araw po mga kasaka. Bali, itong pati pong intro, ito po yung ating mga part 2 ng ating video sa araw na ito. Ito po ay yung introducing ng Fingerlinks. So, hindi nyo po makikita ang video ito dito sa ating part 1 dahil ang part 1 po natin ay ang pagsabi ng aming mga failure sa first batch nating pag-aalaga ng isda. So, ito pong pinakita lang namin para malaman nyo yung ating part 2 ng video sa ngayong araw ay ang introducing ng 10,000 pieces na tilapia dito sa ating second batch ng pag-aalaga ng tilapia sa ating circular fish tank. So, abangan nyo po yan mamaya. Unahin lang po natin itong video tungkol doon sa ating pag-harvest ng tilapia at yung mga failure na na-experience namin. So, marami po tayong i-share doon at napakasarap po sa pakiramdam dahil marami po tayong natutunan tungkol sa pag-aalaga natin ng tilapia sa naunang batch. Kaya tutok lang po kayo, tapusin nyo po ang video para malaman nyo po yung mga experience namin na naranasan sa pag-aalaga ng tilapia. Kaya tara po! Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ngayon po ay araw ng Sabado ng umaga. At ngayon nga po ay meron tayong pa-order na 85 kilos na tilapia. So nandito na po yung ating buyer at yan po ay inalagay na po sa crates. Bali, 8 crates po yan at ang bawat isang crates po na paglalagyan natin ay tumitimbang ng 10 kilo. So pag-usapan po natin yung mga problema na na-encounter namin dito sa aming system. Unang-una po, yung pungo kaya kakaunti ang ating na-harvest na tilapia sa unang batch ng ating pag-aalaga, ay meron po tayong tatlong dahilan na major problem na nakikita namin kaya kakaunti yung aming na-harvest. So, una po ay yung hindi pa talaga malakas ang resistensya ng aming similyang nakuha. At isa pa ay mix size. Kumbaga meron siyang maliliit, siyang meron malalaki. Yung po mga kasaka, wag na wag po nating hayaan na maging ganun yung bibilhin nating similya. Dahil ang tilapia po ay carnivorous po yan. So ay pag may nauna po dyan na lumaki, yung pong matitirang maliit ay possible po talaga nakakainin nila yun. So sa aming obserbasyon sa paggawa namin ng auditorium ng sa pag-aalaga namin ay yun po yung nakita namin na isang dahilan kaya kumunti po yung aming similya na 7,000 eh yun nga po, kakaunti lang yung ating na-harvest. So yung mix size pagpili po ng ng similya dahil yung pong aming binilhan noon ay reseller lang po sa tingin po namin dahil i-deliver po sa mismong bahay ng aking kapatid mismong hindi po nakakuha ng sa hatchery. So meron po tayo ngayong susunod na upload, bali dalawang upload po tayo ngayon. Abangan nyo po yung ating upload na binili natin sa mismong hatchery. So dumating na po yung 5,000 pieces kada tank na ilalagay natin, bali 11,000 yung kasama mortality. So, abangan nyo po yun mamaya. I-upload nga ko po mamaya yung video. Bali, dalawang video po ang ating i-upload ngayon. So, balik po tayo dun sa ating topic. Yung nga pong una ay mix size po yung aming nakuhang fingerlings. Yung po ang isang dahilan. Kaya, yung iba po kinain yung maliliit. At pangalawa po ay bago pa po yung concrete tank. Possibly po na dahil bago nga ang ating concrete tank ay marami pa pong chemical residue na naiwan doon. Dahil nung panahon na kami ay naglagay ng tubig, karamihan po ng aming tubig ay mix po ng rainwater at saka ng deep well. So nung mga panahon na yon ay biglang lumakas ang ulan dahil sa bagyo.
halos 2 days na umulan. So naging acidic din yung tubig natin, tapos hindi pa matured yung tubig, tapos na-late po yung ating biological media, yung K1 media. So halos talagang nag ang ating mga fingerlings ay sobrang nahirapan o sobrang hindi nila kinaya ang quality ng tubig. So yun yung isang dahilan kaya marami din sigurong namatay. At isa pa, napakaliit ng fingerlings natin, nasa 22 size lang yung nabili natin. At yun nga. At yung pangatlo, mga kasaka, ay yung yung nilagay namin sa bawat tangke. Dahil nung time na hindi pa na dumarating yung fingerlings, doon sa old aquaponic namin ay bali ang ginawa namin, kumuha kami ng tilapia doon na ang size niya ay nasa 2 inch, tapos nilagay namin doon sa tank. Tapos nung mga panahon na na maglalagay na kami ng fingerlings, ang nangyari naman, pinapahuli namin sa pamamagitan ng biwas ay hindi naman nahuli. So inisip namin na baka namatay na yon dahil wala pa namang aeration nung time na yon. So hinayaan na lang namin. So bakit, baka may magtanong, bakit hindi nyo din rain ang tubig ay para mahuli? So ang sagot po naman namin doon, hindi po namin siya magawang madrain dahil yung panahon na yon ay saktong mahina na po ang bukal ng aming deep well. Hindi na po sapat na po lamang yung deep well namin para gamitin sa 4 na bahay. Kaya nga po tayo nagpagawa ng deep well para specify lang po siya para dyan sa ating system. So yun nga po ang isang dahilan. Hindi, may naunang tilapia. So ibig sabihin, yung tilapiang yon na naunang yon, dahil size 22, napakaliit lang po nun na na size. Tapos may naunang halos 2 inch ang laki na. Before pa na inihulog namin ay 2 inch, before pa kami maglagay ng fingerless na size 22, wait, ay nakalipas pa ang 2 buwan. So mas malaki na yon, baka umabot na yun ng 4 inch o 5 inch. Kaya nung inilagay namin yung fingerless niyo, posible na kinain din nila yung ayon sa aking spekulasyon at research, dahil lang tilapia, carnivorous yan. Tapos ang pinapakain pag fingerlings pa namin ay yung primus. So ayaw ng ng malalaking isda dahil powder. Kaya ang nangyari talaga, ang tingin namin ay kinain talaga ng nauna namin tilapia. Kaya nga po ang ating na-harvest ngayon ay halos nasa 200 kilos lamang. Kaya bawi naman po sa puhunan, at kami po ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil sobra-sobra po talagang may pa-request mo aral ang natutunan namin sa fresh batch ng aming pag-aalaga ng tilapia. Kaya mga kasaka, maging sana po ay patuloy ang aming experience na isineshare at sa kapwa po natin na gusto mag-alaga ng tilapia sa ganito, ay huwag po kayong sanang panghinaan ng loob dahil sa bidyong to, dahil unang-una po ang nagmamanage po sa Pilipinas ay hindi pa po talaga maalam, at ako po naman ay nasa abroad o OFW, kaya hindi po natin matutukan. Pero dun po sa mga aral na experience ng fresh batch nating pag-aalaga ay marami rin po natutunan yung ating kasamahan o pamilya natin na nag-aalaga sa Pilipinas. Yun po ay magiging baon-baon po namin para sa susunod na batch na aming binili, ay magamit namin sa batch na yon. So yun mga kasaka, ang ating naging failure kung bakit nasa 200 kilos lang yung ating na-harvest. Kaya charge to experience nga po. Sabi nga yung ating failure ay baon-baonin natin para maging kagamit-gamit natin to be success in the future. So yun nga pa pala mga kasaka, yun na ang ginawa namin. Talagang idinrain talaga namin ng husto ang tubig na ito. So yan po, nire-refill na. Hindi na po natin napakita yung pinakang draining niya, tsaka nilinis na natin yung mga pipes. Yan po, naglalagay na tayo ng tubig. So araw ng Linggo po ay darating yung ating fingerlings na
10,000, bali 11,000 yung kasama yung mortality na 10%. So, ayan mga kasaka, bali ayan, nag-harvest na po tayo ngayon ng tilapia. Kaya, sana po mga kasaka, sa ating susunod na batch, batch 2 ng ating pag-aalaga ng tilapia, ay subaybayan nyo po kami. Dahil dito po, ay marami po tayong i-share na panibagong kaalaman. At dito po ay baguhan lang po ang inyong kasaka sa larangan ng pag-aalaga ng isda. Kaya marami pong nai-encounter na failure. Kaya sabay-sabay po tayong alamin ang mga bagay-bagay na dapat alamin sa pag-aalaga ng tilapia. Ika nga po, ang experience ang siyang mas magandang ating baon-baon upang maging matagumpay sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Kaya yung experience na naranasan natin sa pag-aalaga ng tilapia sa unang batch ay napakasarap po sa pakiramdam, dahil marami po tayong natutunan, marami po tayong na-encounter na failure. At yun nga po ang aming ipinagdidiinang para sa inyong mga gustong sumubok. Unang-una pa lang yung pagpili ng fingerlings. Dapat po talaga maganda, quality, at hanapin nyo po talaga yung certified na hatchery na farm. Hindi katulad nung una po talaga na dahil bilisan, sa online lang po kami bumili. At ang nadali pa po namin, ang kasamang palad po, ay isang reseller lang po. At hindi pa namin, ang isa pa, ay hindi namin binilang dahil sa yun nga po Kaya, salamat po ng marami. Hantayin nyo po ang upload natin doon sa ating fingerlings. Salamat po.